Sinubukan pang harangin ni Lead Defense Counsel Serafin Cuevas ang pagpapakita ng PowerPoint presentation ni Ombudsman Morales, pero tumayo si Senadora Miriam Defensor Santiago. The primary rule in the rules of evidence is relevancy. As long as evidence is relevant, it is admissible in court. There is no prohibition in the rules of evidence of a PowerPoint presentation. There is no categorical prohibition of such means of introducing evidence. If there's a need for voting, I vote therefore for the PowerPoint presentation. Bumoto ang impeachment court pabor sa pagpapakita ng PowerPoint presentation. We will wait until the day of the verdict, but now we are confident. This is more than what we thought. Wala naman silang practice kaya hindi sila na marunong mag-strategy. Para lang tinanong mo, paano ba ang panganganak? Parwa, hindi, wala namang asawa, hindi naman naglili, paano manganganak? Sa isang pahayag, tinawag namang malisyoso ni Chief Justice Corona ang testimonya ng Ombudsman. Ridiculous nga raw ang bilang ng bank account na binanggit ni Morales. Ang kanyang PowerPoint presentation naman, lantern of lies daw ayon sa punong maestrado. Posibleng hindi raw alam ni Morales ang kanyang pinagsasasabi o di kaya sadyang nililin lang umano ang impeachment court at ang publiko. Handa raw ang depensa ang pabulaanan ang mga numerong iniharap ng Ombudsman. At oras daw na mapatunay ang mali si Morales, hinamon siya ni Corona na magbitiwagan sa pwesto dahil hinayaan umano niya ang kanyang sarili na magamit daw ng administrasyon. Para sa unang balita, Sharian Torres reporting. Palaisipan ngayon kung paano gigibayin ng depensa ang mga isinuwalat ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kaugnay ng umano yung mga dollar account ni Chief Justice Renato Corona para kay UP College of Law Professor Rowena Daroy Morales na siyang nagsilbing resource person sa special coverage ng GMA News TV, kailangan sabihin ng punong maestrado ang totoo sa kanyang pagtestigo sa impeachment court. Dahil lahat daw ng ito ay babagsak pa rin sa usapin ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Gayunpaman, lahat daw ng iniharap ni Carpio Morales ay hindi pa maituturing na ebidensya. Kailangan pa rin kasi itong formal na ihain at tanggapin ng impeachment court. It is very concerned about his acquittal. He might as well tell the truth. Because the only other thing would be, oo, akin lahat yan. Parang, so what if I had all of this money? Yun yung so what dun eh. It has something to do with the SALN. Why didn't you include this? So it doesn't really matter kung in trust for anyone ito? It matters. Kasi but the thing is, trust for it's not yours. Yeah, but then again, that also casts a cloud of doubt on his personality. If exactly. He's holding it in trust for someone, especially if, you know, who could he possibly be holding it in trust for? Except that is not part of the impeachment complaint. Mm-hmm. So we're still talking about Article 2, SALN. Ang pagbubunyag ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa umano'y mahigit 12 milyong dolyar na bank deposit ni Chief Justice Renato Corona, bubusisiin sa Talakayan with Igan mamaya. Maaari rin po kayo makilahok sa aming Talakayan. Mag-post lamang ng inyong mga opinion at tanong sa aming Facebook fanpage, facebook.com/unanghirit, at sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Hihintayin pa rin ang pamunuan ng TV5 ang desisyon ng Court of Appeals sa kanilang hiling na TRO. Napipigil sa suspension ng programa ng magkakapatid na Tulfo. Yan ay matapos yung basura ng MTRCB ang motion ng TV5 na tanggalin na ang suspension. Narito ang report ni Jun Veneracion. Tuloy ang suspensyon sa programang T3 kung saan binantaan umano ng magkakapatid na Erwin Raffi at Bentulfo ang mag-asawang Claudine Barreto at Raymar Santiago dahil sa pananakit umano sa kuya nilang Simon. Ibinasura ng MTRCB ang hiling ng TV5 na alisin na ang 20-day preventive suspension sa programa. Gayon din ang pagpapatigil sa adjudication proceeding ng T3. Hindi rin pinagbigyan ang motion for reconsideration ng TV5. Tatlong parusa ang nakikita ng MTRCB. Isa na rito ang simpleng pagsaway dahil humingi na ng paumanhin ang mga host. Pero pwede rin daw magpataw ng suspension sa programa o kaya'y cancellation pa sa pagpapalabas ito. Ang umaalingaw-ingaw naman po na reklamo, especially sa general public, eh, yung pagbabanta po di umano dito ay is already constitutive of grave threats, which is a crime. If you consider that particular angle, then our panel would have to consider that very, very, very seriously. Wala nang susunod na hearing ang adjudication panel ng MTRCB. Ang mangyayari na lang, kailangan nalang magsumite ng kanilang mga ebidensya ang prosekusyon sa May 17.
May 21 naman ang TV5. Pagkatapos noon, saka na magdedesisyon ang tatlong miyembro ng panel. Target ng MTRCB na ilabas ang hatol sa kalagitnaan ng Hunyo, pero depende pa rin ito sa desisyon ng Court of Appeals. Sa hiling naman ng TV5 na mag-issue ang korte ng temporary restraining order sa preventive suspension order at adjudication proceeding. Ang TV5, hihintayin daw ang aksyon ng Court of Appeals. Sabay giit na nilalabag umano ng MTRCB ang kanilang press freedom. Ang ground crew namang si Charis Sid Bokbok na nakunan pa ni Montulfo habang may kausap sa telepono nung binubuliwan umano ni Claudine Barreto, nag-resign na. Para sa unang balita, June Veneracion reporting. Lalaki na patay umano ng sariling ama sa Liloan, Cebu. At Avengers star na si Chris Hemsworth, daddy na. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Sila'y magkakambal, subalit tila walang pagkakawangis ang anyo. Magkaiba man ang landas na kanilang tatahakin, mananatiling magkaugnay ang kanilang mga kapalaran. Si Jillian Ward bilang Luna at si Mona Louise Ray bilang Blanca, ang child superstars ng ating henerasyon na unang